Balik tayo, 9:31. Pinag-uusapan namin itong Pasun Tamo, baha na. Baha na naman. Oh. Itong Makati talaga. Pag, ano, pag, pag jumingal ang polis, baha eh. Pag... Sa tingin ko. Sabi ni, naalala ko yung, ano, naalala ko yung quote na ina-attribute kay dating Vice President Jejo Marvina eh. Ah. Itangilid na lang daw yung Makati para lahat ng tubig babagsak doon sa Pasig River. Ah, pwede. O kasi nga naman pag hanggang bewang ko na eh, sabi niya yung tubig. Oo, oh, di ba? Hanggang bewang. Tuhod lang naman to. Tuhod lang naman to. Tuhod lang, sabi niya ganyan. Anyway, ayan, ayan yung Pasun Tamo. Ano ba ngayon? At may araw ah! Hindi palipalitan eh. Pero dumating ako, may araw. So yung mga tao, asar na asar kasi. Araw. Ang taas-taas ng araw. Taas baha. Pero baha. Oo. Oh, araw, diba? Pero kung may-ari yung ulan. No, eh. Talaga. Ano ba yan? Siyam-siyam na naman? Hindi. Talagang ano lang, tag-ulan na lang. Tag-ulan na. Tag-ulan na talaga. Ano na eh. Parang ang feeling ko, bumabalik yung lumang ano, yung lumang weather pattern natin nung bata tayo. Oh, at least, alam na natin. Pagkatapos ng siyam-siyam, yan na yung ulan-araw, ulan-araw, ulan-araw. Eh, diba? Tapos lumalamig na ng lumalamig. Diba? Pagpako mo na September, ulan-araw, ulan-araw, pero malamig na. Oy, pero yung mga ulan natin, September, malalakas, di ba? Oo. Kunduy. Kaya nga. Tingnan natin kung lalakas. Sendong. Diba? Oo. Oh, at habang umuulan, eh, meron pong nagaganap. Ah, nice. Budget. Pera to eh. Pera. Briefing ho sa Budget Development Coordinating Committee. Diba? Nandun doon si Jan. Jan! Pera pinag-uusapan ah. No. Good morning sa inyong dalawa. Teka muna, nasa CR ka ba? Nasa Senado? Nasaan ka ba talaga? Senado? Ah, Senado. Eh, ba't? Lakas ng eco. Ba't parang may umuugong na aircon? Diba? May eco. Ha? Oh, ayan, kita mo? Oh, eh, ko, para kang nasa, ano? Sa malamig na lugar. Hindi, biyakan nga kasi usapan. Pera nga pala. Sige. Pag pera pala, may eko. May alingaw-ngaw. Ang husay talaga dito si Jack. Ang husay mo! Biyakan. Diba ko sa'yo? Diba? Pulis na pulis eh. Diba? Biyakan. Alam mo yung pagbiyakan eh. Kailangan na sa tagong lugar. Oh. Sige. Kasi, kiling atay. Nagsimula na yung briefing ng Development Budget Coordinating Committee ng mga economic advisors ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Senate Committee on Finance na pinamumunuan ni Chairman ni Senator Loren Legarda. At ang unang nagsasalita na ngayon, nag-briefing, ay itong si National Economic Development Authority Secretary Ernesto Pernia. At ang susunod sa kanya ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas, contingent no, na pinamunuan ni Governor Armando Tetangco Jr. At ang pangatlong naka-line up na mag-briefing ay itong si Finance Secretary Carlos G. Dominguez. At ang panghuli ay itong si Budget Secretary Benjamin Jokno. Ito ay yung kanilang briefing kaugnay nga dito sa more than 3.3, hindi ako nagkakamali, no, 3.3 trillion pesos 2017 National Expenditure Program. So, ayun. Iyak nga ito kung paano nila bibiyak. Mga economic managers pala ng panghuli nandyan ngayon. Oo, mga economic advisors to, kaya pahirapan ito. Putsamba, economic pa. Oh yeah, sige. At mabanggit ko na rin lang, yung dapat na magpapatuloy no, ng public hearing ng Committee on Public Services ni Senator Grace Poe para dun sa dapat no, na pagbibigay ng emergency o special powers kay Pangulong Duterte ay makansila. No. Kinansila ngayon. Na-traffic sila. Ay, hindi, wala nakalagay dito. Dapat malamang, dito, malamang. Pero nagpalabas ng abiso itong Senate Legislative Committee Secretariat na nakansila nga itong Committee on Public Services Public Hearing. Jointly dapat ito. Siyempre, kasama yung Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes at Committee on Finance dito pa rin sa Senado. Ayun. So, ayan, babalik na lang ako. Pag may naintindihan ako dito, kung may pinapalo. Sige. Oh, sige na nga! Maintindihan na namin pag hindi ka bumalik. Oh, sige na, sige na, sige na. Dapat din nalang sa biyakan agad. Para mabilis, ano? Baka kasi ng paliwan na gamit. Diba?
Doon na sa dispositive portion. Oh, ito na kagad, di ba? Sa biyakan. Oo, oh, oh, eh, dami pang paliwanag. Dahil pa satsat eh, no? Oo. One for you, two for me. Yeah, 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 ganun, yeah, 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 yeah. Dahil pa kailangan yung paliwanag. Anyway, no, ito pera na to ng bago administration. Sabi nga, sigurado na yan, pera na yan. Oo. At nandito, kung di ko nabanggit, no, yung mga euro under ng mga department ng budget sa Finance, nandito rin, papaliwanan sila, katulad ni Euro Customs Commissioner ni Camer Paildon, yung BIR Commissioner Cesar Tulay, dito sila, magpapaliwanan sila sa kanilang mga plano kung paano nga yung gagastusin. Kung paano sila kikita. Siyempre, mga revenue, ano to eh. Diba? Kaya, yung kitaan naman dito, biyakan kitaan. Yun ang pagkita. Alright. Sige. Alam mo na sa inyong dalawa. Salamat. Salamat. Thank you. Si John Escocio. Uy, kahapon. Uy! One, two, three. Tatlong beses yata kaming na-interrupt. Saan? Salita si Pangulo. Oo. Paulit-ulit eh. Paulit-ulit ba? Okay, ano ba abangan natin dito? Narinig ko na yun. Dati akong prosecutor. Kasi tapos na. Isang oras yun. Katipid nga kami ni Chito ng program eh. Oo nga. Diba? Pag nagsasalita si Pangulo, talagang ano, di talagang pa, pahingalan lamunan di mo. Diba? Pa-upo na kami. Mamaya, sasalita na naman daw. Di salang uli. Tapos tumatlo pa. Tumatlo pa ha? Ang huli, yung mga sundalong sugatan. Yung ano, yung bulag. Yung nag-speech, yung si Jerome, ano yun? Ay, hindi ko na inabutan yun. Grabe, grabe. Eh, yun daw pong mga sugatang sundalo, eh, may ranggong general sa mata ng tao. Yan! Eh, paano sa mata ng aso, di ba? Hindi, yan. Yung ano yan. Kahapon, Chona, medyo nakakabagbag yung itsura ng iba talaga. Yung isang binigyan ng wheelchair agad eh, di ba? Chona? Uy. Chona? Chona? Yan. Ayun! Oh. Tama ka dyan, dahil yung isang naka-wheelchair, ang pangalan, ano yun eh, miyembro yun ng Philippine Army, ay nasugatan yun, di makalakad, naka-wheelchair lang na ditulak. Mm-hmm. Ang ginawa ng Pangulo, sabi niya, balik mo na yan sa doktor mo, baka pangit yan, ito o, ang gamitin mo. Hindi baterya. Oo, si Cap Corporal Ralph Divino. Ayun, ng Philippine Army. Eh, pinalitan niya yun, electric wheelchair. Sabi niya, dahan-dahan ka lang sa pagdadrive niya. Buti may wheel. Eh, kung electric chair, iba yan. Electric wheelchair. Eh, sabi niya, ingat ka dyan, baka mabunggu ka dyan. Tapos, nung tinitesting niya, o baka makuryente ka naman. Kasalanan panidigong. Sutil. Yung katuwa. Kagabi sa dinner ay talagang light moments. Ang kinukwento pa nga ng Pangulo, kapag sumasaludo yung mga sundalo, hindi siya yung unang bababad, pero dapat yung presidente yun, di ba? Parang pag nagsasalute, I salute you, sir. Lagi siyang unang nagsasabi sa sundalo, I salute sir, kasi mataas yung kanyang pagrespeto sa mga sundalo. Tapos may sasabihin daw pag nasa stage na sila, sasabihin ng sundalo, eh sir, hindi pwede ikaw unang magbaba, sabi niya. Sige, pareho tayo mukhang GAGO dito. Ginasan tayo dito. Yun ang binabanggit ng Pangulo. Ito nga, para sa kanya ay may rango ng general sa mata ng taong bayan, yung mga batang sundalo na nasusugatan habang nakikipagbakbakan sa mga kalaban ng Estado. Sa dinner kagabi sa Heroes Hall sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na mataas yung kanyang pagrespeto sa mga sundalo na itinuturing niya mga bayan ng bayan. Katunayan, ayon sa Pangulo, ito rin ang dahilan kung kaya hindi siya yung unang nagbababa ng kamay kapag sumasaludo sa kanya ang mga sundalo. Aabot sa 64 na sugatang sundalo ang kasamang naka-dinner kagabi ng Pangulo, kung saan 16 sa mga ito ay galing pa ng Cotabato. Isinakay lamang sila nung isang gabi sa C-130. Ayon sa Pangulo, ang munting salo-salo kagabi ay yung kanyang gesture, pagpapakita na rin sa pagbibigay pugay sa mga sundalo kasabay ng paggunita ng National Heroes Day. Malaking ano yung bagay. Pataas ng moral. Ang sundalo na, yung dalawin ka ng Commander-in-Chief. Bigyan ka ng, alam mo, hindi naman yung bigay, yung topic eh. Yung saludo lalo na, di ba? Oh, actually din yung kagabi sa dinner per table, iniikutan niya. Kinukumusta yung mga sundalo na tapik-tapik sa balikat. Tapos yun nga yung si Second Lieutenant Jerome Hakuba, yung nabulag, yung umiyak. Sabi niya,
i-re-reinvent kita as a person. Hindi porkit bulag ka, eh, tapos na yung buhay mo. Yun. Sabi, kakausapin niya yung San Beda Law School para i-enroll siya doon, papag-aralin niya ng abogas siya. Diba? Meron akong nakilalang ganyan dati. Si, yung tumakbong senador, under ni Senator Rocco, nung tumakbo siya. Mm-hmm. Bulag na lawyer. Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Oh, kaya tumakbong senador din yun dati. Yung nga saan i-re-represent niya yung sektor ng may mga kapansanan. Kaya lang, di nanalo. Sa nakalimutan ko na. Bulag. Kaya, nung nakakampanya kami, tsaw na, hawak ng anak niya yung kamay eh. Para inaabot sa tao. Nakalimutan ko na. Ayun. Pwede, pwede. Eh, sabi naman ng Pangulo, kung kulwari, mag-aaral na siya ng law, mag-aaral ka rin ng kumanta para kagaya ka rin ni Andrea Bocelli. Tingnan mo yung singer na yun, kahit bulag, yung mga magagandang babae, nakaakbay sa stage. Yung pa rin. Pinasasaya lang niya. Mapataas lang ng moral, moral sa mga sugatang halo. At least, di ba? Oo. Yung dinner ko gabi, nandun kami sa palasyo, mga 10 na ng gabi, hindi pa tapos. Adi, inumaga na naman kayo. Oo, madali. Yeah. Sabi nga, eh, night shift, holiday pa man din. Ay, ganun talaga. Ayun. Haba ng OT mo. Holiday? Holiday pa, oo. Oh. Ayun, sabi naman ng mga sundalo, tuwang-tuwa naman sila. Sabi nga nung isang sundalo kagabi na from Cotabato, kung hindi pa nga daw siya in-invite mismo ng Pangulo ng isang salo-salo, never siyang makakapasok sa palasyo na Malacañang sa buong buhay. Tingnan mo yun. Tamo yan. Walang okay na eh, parang ganun sa kanila. Simple lang ano nila. Parang sabi nga nila, hindi kami makakaapak, hindi kami makakapasok sa palasyo ng Malacañang. Kung hindi dahil sa mismong invitation ng Pangulo. Yes, yes. Yun naman yun. Oo. Yun. Oh, so, ano bang mamaya? Ano bang meron? Mamaya, dapat may schedule ang Pangulo, pero ito ay na-cancela. Meron siyang dapat pupuntahan sa Makati Shangri-La, yung courtesy call dapat. Eh, kaso parehong na-cancela. Yung meet and greet sa Photon Pilipinas volleyball team sa Shangri-La Makati, alas 6 yan dapat ng gabi. Uh-huh. Nakasala yan. Tapos 6:30, yung 10th anniversary ng Asian Dragon Magazine, saka launching ng coffee table, wala eh. Parehong nakansila yon. Ayun. Sige. Shauna Urazio Inquirer, Nabe Nobenta, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nagusisa. Salamat, si Shauna Yu. Talagang umahaba ang duty ni Shauna eh. Dahil kay pang nocturnal yung leader natin pang gabi. Nocturnal nga, 'di ba? Tapos lilitaw ng alauna, press con tayo. Wala akong di press con, monolog. Oh, 'di ba? Any questions? Ikaw ka umupo. Tanong pa. Lika dito, lumapit ka, di kita madinig. Isang natipuhan, 'di ba? Anong taga ng channel 'yon? Oh, hindi ko maalala. Paano naman yung tayo? 'Di ba? Paano naman yung tayo? Sabi siya ganun, di ba? Maloko talaga panghulo natin. Di ba? Ganyan, erap na erap yung dating pagbabae. AFP, pipiliting mapulbos ang ASG sa Mindanao sa loob ng 6 na buwan. Ayun! Romel Perez, good morning. Good morning. Pipiliting naman ng Armed Forces of the Philippines na maabot itong time frame na binigay ni Pangulong Rodrigo Duterte para matapos na itong panggugulo ng Abu Sayyaf sa bahagi ng Mindanao. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgar Arevalo, 3 hanggang 6 na buwan din ang binibigay ng Pangulo kay AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya para matigil na itong pag-atake at pang-kidnap at mga illegal na aktibidad nitong ASG. Aminado naman si Arevalo na mahirap mga kung matatapos nilang pamamayagpag ng Abu Sayyaf sa Mindanao sa loob ng 6 na buwan dahil nakadepende umano ito sa galaw ay kinakasang operasyon ng kanilang tropa sa ground. Ngayon pa man, ginagawaan niya nila lahat upang maabot ang time frame na ibinigay ni Pangulong Duterte. Simula nitong nakalipas na linggo at hanggang ngayong araw, 22 miyembro na ng ESG ang naitatalang napapatay ng militar kaugnay sa kanilang kinakasang operasyon laban sa ESG habang 15 naman ang nalagas at 22 ang sugatan sa panig ng militar. Juan Perez, Radyo Inquirer, Nueva Benta, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.
Good Morning Inquirer with Ben Macaranas. Yung abo sa'yo, Fe, talagang kailan ba matatapos talaga yan? Ha? Tagal na. Tapos nakatakas pa yung ano, yung mauti. Sabi ng militar, hirap na hirap namin hinuli yan. Hinuli yan, tapos biglaan yung patatakasin lang. Diba? May proposal si Mujib, hataman ng ARMM. Ano sabi niya? Yung mga high value targets na ganyan, pag nahuli, lipat nyo na agad yan sa Metro Manila. Hmm. Yan sa reception area. Sa, yan sa pangalan nito. Yung pinaglagyan sa mga Busayaf dati. Bagong Diwa? Oh, sa Tagi. Oh, tama. Sa Bagong Diwa? Oo, doon. Doon malagyan sa Bagong Diwa. Doon na. Oh, diba? Tingnan natin kung mapasok niya. Yeah, mapasok na. Chatting. Kung makapasok mga kayo, tingnan natin kung makalabas pa kayo, di ba? Pero naalala mo dati, nung yung pagpapalit ni General, ano? Sino ba yun? Lumibaw. Oh. Kay, sino ba sinundan niya? General Rason ba yun? Rason yata. Oh, I'm not sure. Oh, nauna si Rason. Yun yung transition, yung nagkagulo, sila no. Robot. Oh. Di ba? Yung Sage. Nakapang-agaw ng baril. Rason ba Alinyo? Hindi. Alam ko first day ni Lumibaw yun. Yung sinundan ni Lumibaw, sino ba? Egay Aglipay ba yun? Aglipay, pwede. Si Egay. Sila, basta unang araw sa pwesto ni General Lumibaw, yun di ko makakalimutan. Oh, lumusob, di ba? Nagkagulo ron. Yung nga, yung Sage, doon sa ano. Ang namuno ron si ano ngayon, yung dating CIDG. Si General Magalong. Si Magalong, oh, Benji. Benji Magalong, grupo nila yung nag-assault doon sa loob. Tinirkas lahat. Oh, yung lalabas ng naka-brief, ligtas. Oh. Di labas sila lahat naka-brief. Siyempre, para makita, walang dalang armas. Oh, di ba? Yung mga matitigas, gustong mamatay, maiwan. Iwan yung kung grupo nila putol. Ubus. Pero, nakagaw sila ng baril doon. Putukan doon sa loob ng ano, nung bagong-bagong city jail. Extension ng... BJMP facility yun eh. Kaya nga nung sinabi kong o doon daw dalhin, ako baka maulit. Baka ngayon, lalo na ngayon, usong-uso yung mga ganyan. Yung namatay ka na hindi mo alam kung bakit ka namatay, di ba? Bakit ako namatay? Di ba? Mga ganun eh. Hindi, ang daming circumstance. Katulad yung kinakwento ko doon sa Odicta. Oo, oh, oo. Oh. Nung nagro-ro sila, oh, ayaw nila mag-aeroplano. Oh. Kasi nga may bodyguard siguro. Oh. Tapos nung hinuli, nakuha na ng tatlong baril sa Batangas Port. Oh. Pero hinuli yung tatlo lang. Yung mag-asawa, sige. Eh, baka hindi sila nakuha. Sa kanila nakuha kasi. Eh, magkakasama nga sila sa van eh. Oh, kahit na eh. Di ba? Eh, sila nga may-ari ng van eh. Di ba? Oh, dito mag sila laro kay Torre Catalunya. Sambutin mo kami mga launa ng umaga. Eh, ba, hindi sa inyo nakuha eh. Oh, di nung pababa na. Yun, pinatay sila. Tapos pinusasampa ng pulis. Hmm. Sila na ngayon bulag, tapos siya pa yung pinuhusas. Kaya sabi ko, paano may papaliwanag yun? No, diba? Eh, di ko alam. Tapos sinakay sa mobile car, sinundan namin, sabi ni Atty. Catalunya, kaya lang naligaw na kami, hindi namin alam sa nagpunta. Anahanin pala, nasa Malay Municipal Hospital, DOA. DOA! Yun, di ba? Kaya sabi ko, yung mga ganong kwento ba? Na namatay na hindi nila alam kung paano. Hindi nila alam kung paano sila namatay. Kung paano. Diba? Ano nangyari? Yeah? Dead on arrival. O, basta yun ang malinaw. Sabi ni Dr. Michelle Di Pakakibo. Yan. Kaya ganun sinasabi. Diba? Pag nahuli raw uli itong mauti ito. Oh. Na ang sabi dati ni Chito de la Vega, 10 lang daw yung miyembro. Oh. Kaya raw mauti, 10 group. Oh. Iba yung dating eh, no? Ang pangalan. 10 group eh. Mauti, 10. Sige. Pag nahuli uli, dalin na agad yan. So, kaya, di ba, Dennis, paano namang, buti nga hindi pinatay yung mga jail, ano eh, mga jail officers nung Lanao Provincial Office eh. Biro mo, 8 sasakyan na punong-puno ng mga armado, may RPG pa raw. Ayan ho gagawin namin, lalaban pa ba kami, nakatutok sa amin, RPG. Hmm. Tapos yung gwardiya nila, 12 lang. Hindi na yun, natangay. Yan, pwede hong mangyari pa yan sa ibang mga lugar. Eh, dito ba nangyari na yan? Metro Manila? May ganun Metro Manila? Dati? Marami dito. Yung, marami dito. Yung, meron ako naalala. Yung pinasok yung... Hmm? Alam ko, yung ano, pagka may nahuli sundalo, nilulusob yung presinto. May mga ganun ng araw. Hindi, meron nga eh, di ba? Ano apelyido, ano pangalan nito? Basta nakalimutan ko na si eh. Si ano, naalala ko, Colonel Di Magvaliw. Naalala mo yung niratrat sa Jones Bridge? Oh. Si Amores. Oh, si Amores. Boy Amores. Pinunta nila sa Quezon. Oh. Ang Nolcom chief noon, yung naging siya tanong artista. Si General Garrido. Si Garrido. General Garrido. Oh. Dinuli nila Colonel Di Magvaliw ng WPD pa dati. Pati sinaayayupan ko.
Andun. Hindi sila pinaalis. Oh. Dinala sila doon sa Dakar. Oo. Eh, samantalang i-operate nila yung kay Boy Amores noon. Eh, naalala ko yung ano, merong isang anak mayaman. Na lakas ang tama sa drugs. Nagselos sa boy girlfriend niya. Sinaksak niya yung girlfriend niya sa loob ng sasakyan. Ng kotse niya, Mercedes-Benz niya. Patay. Patay. Tapos, huminto siya sa isang kalya doon sa Maynila. May nakita siyang open manhole, sinalaksak niya yung girlfriend niya doon. Nakalimutan ko na yung apelyido eh. We were lower batch ko noong araw to sa Lasal Green Hills eh. Nahuli nila Fred Lim. Mayabang yung bata. Nung hinuhuli siya, never mind, my mother will come and get me. Ah, may tama pa. Gano, no? My mother will come and get me. Nanay eh, di ba? Nanay naman. Dumating. Shit, pare! You cannot arrest me. My mother will get pero me, naka-poses pare. Na siya pare. Pero nakapotsas. Dumating. Nakita, hindi. Nakita ni Fred Lim. Ang may hawak si Hilo. Wow, kapitan. Tinignan ni Fred Lim. Tinignan yung bata. Tinignan si Hilo. Tapos umalis si Fred Lim. Ako, diba? Nag-uusap yung mga mata. 2 hours later, tumalong. Galing sa third floor ng NBI. Nagpakamatay. Nagpakamatay. 2 hours later, tumalong. Galing doon sa third floor ng NBI. May hindi pa humang... Galing sa kwarto ni Hilo. Ay, tumalong eh. Tumalong eh. Anong gagawin mo? Di ba? Yun. Oh. Nuulit ko ha. Tumalon. Wala ako ibang sinabi. Tumalon. Namatay. Patay. Eh, tumalon eh. Tumalon eh. Siyempre, patay. Nalaglag. Bareto yata. Bareto. Grabe. Bareto yung apelyido nun. Hindi. Di ba? Diyos ko. Pagkatinginan lang ha. Oh, eh, tindi ng bata eh. Yabang mo ha. Shit, boy, pare. You cannot arrest me. Wait for my mother. Konyo eh, di ba? Okay, ba? Pare, di ba? Hindi, iba pa yung anak ng senador, ha? Iba pa yun. Iba pa yun. Yun naman, umiiyak sa gitna ng kalye. Umiiyak. Di ba? Kwentong pag-ibig din niya tayo. Kwentong pag-ibig, umahagulgol sa gitna ng kalye, di ba? Pero mo, sinasayang ninyo yung buhay. I will hex you, sabi, di ba? Samantalang yung mga magulang niya, tinanim nila yung pangalan nila. Di ba? Tapos sinira ng mga anak. Kawawa yung dating senador na yun, ha? Matagal-tagal na pinagpiestahan ng mga siraulong polis yun, ha? Dahil dun sa anak niya. Dahil dun sa anak niya. Grabe. Ngayon yung sinasabi ko, marami dun sa mga nasa listahan ng drug protectors, lalo na yung may matrix na yan, marami dyan, ang may kasalanan, anak nila. Well, pag trinace mo, malamang sa kanila rin dahil anak nila yun, ano? Pero, ang sinimula ng problema nila, anak nila. Parang si Mayor Espinosa. Kasi nahuli yung anak nila. Na nung una, ano lang yung mga yan eh, mga gumagamit lang, eh nahuli ng magulang, hindi binibigyan ng pera. So nagtitinda na yung mga bata. Patikim-tikim lang. So nung nagtitinda, nahuli ng mga narko, nahuli ng mga pideya, nahuli ng mga kono-ano, di ba? Tapos tumawag sa tatay. Eh yung tatay, mayor, vice mayor, judge, congressman, senador, di ba? Di ba? Yun na. Sabi ng police, at saka usually ang police na kausap nila, yung ano na, yung command, yung unit commander na, mga rangong kernel, full kernel na. Eh sir, eh sige, pakabulan ko itong anak nyo eh. Kayo naman ang tumawag sa akin, walang problema yan. Diba? O sige na sir, tuloy na natin yan. Sige na, kunin nyo na yung anak nyo. Di nila alam, naka-file na yung kaso ng anak, hindi lang ginagalaw. Yun ang problema. Diba? Ngayon, sa tuwing may problema ngayon yung mga asset ng mga police unit na yon, meron silang runner na nahuli. Nandun sa malapit na kaibigan ni Judge. Judge, kausapin mo naman yung bata mong Judge. Arbor ko na to. Arbor ko na tong bata ko to. Diba? Diba? May nahuling, ano, may nahuling bata nilang police. Doon sa area ni Mayor. Di ba? Mayor, kunin mo na yan sa chief of police mo. Akin na yan. Bata ako yan. Eh. May nakita ka ng ano, yung magulang na binugbog yung anak niya. Dahil naman may involve siya ganyan. Marami na. Yung dinisiplina niya. Marami publicly. Na. Publicly. Marami na. Marami na. Siguro ang kailangan. Marami na. Di ba? As in, tumitino. Ang... Kasi kailangan tayo may mga sample. Ang mali, yung ipatatapon mo sa malayo. Sasabihin mo, dito, barkada mo lahat.
puro addict tsaka pusher. Uy, tontuwa yun. Doon ka sa Amerika! Tontuwa yun. Dinala mo sa Amerika. Dali bumili ng drugs doon. Di pag uwi dito, mas malala na dahil coca natin itira. Ito, dito nangyari. Dito nangyari. DJ. Oh. Naglolo ko DJ? Dito. Sa condo? Ah? Nahuli? Hindi, lalaki ito. Lalaki ako. Okay. Mga 90s ito. Loko-loko eh. Nalululong. Damo-damo pa noon. Oo. Mariwano. Nagalit yung station manager niya. Mm. Tinapon siya sa Baguio. Mm. Tiyan ka. Oh, yun. Tataka, di nagre-reklamo. Oh, tontuwa, no? Yung pala, hindi niya naman marami supply doon. Speaking of Baguio, happy birthday, Ramon Jalcita. Bumaba ka naman ng Maynila, di ba? Si Tisoy ba yan? Oh, Ramon! The king of rock and roll! Di ba? Yan, happy birthday, pare. Ha? Dati, birthday. Ano bang station niya dati? LA. LA 105 yata. Oh, diba? Rock and roll. Happy birthday din kay Lea Silagan. Kahit hindi mo ngayon? Birthday. Kahit hindi mo birthday. Ngayon? Alam mo, may napansin ako sa mukha ni Ira. Bakit? Tingnan mo. May bago. Tingnan. May napansin ka, Angelic? Oo. Pansin mo. Tingnan mo. Wala naman, sabi. Meron. Salamat, Doc, ha? Doc. Doktora Manny at Doktora Pai. Pai, Kalayan. Yes. Salamat, Doc, ha? Naku, napa. Diyan ako kinakabahan. Papas, nagsasalamat, Doc, na ako. Isang linggo na bukas. Ha? Isang linggo na. Eh, facial naman. Oo. Parang ang sarap Rose, din eh. Rose, tama ka na. Sali ka. Rose. Sama ka. Habang nakaupo. Parang glowing red yung face. Habang nakaupo ko sa isang dimmed light na. Oo, di ba? May, tapos yung music eh, yung zen, di ba? May mga lagas-kes ng tubig. Oo. Nahilig ako eh. Si Tito Edward. Good morning po, sabi ni Lea. Ah. Katabi niya eh. Ewan ko kung bakit sa atin pa pinasabi yun, di ba? Good morning! Nahiya pa siya, pwede naman niyang kalabitin. Yeah. Tignan niyo nga naman. Pero yun yung sinasabi ko, dun sa mga problema yung mga ibang nasa drug meet. At nakakapangit pala ng kutis yan. Diba? Yung pagda-drugs. Diba? Siyempre, na-stress kayo. Hindi, tsaka nakita mo na yung... Alam mo, nakita mo na yung mga artista sa Hollywood. Nung bata sila, tapos nag-drug sila. Iba. Talagang, ano, iba? Parang ano, parang natuyong kamatis. Dati grapes. Tapos naging pasas. Ganun ang itsura. Dati grapes. Naging pasas. Diba? Mamula-mula, di ba? Diba? Pasas. Kaya sinasabi ko, di ba? Kaya kayong mga bata, huwag niyo masyado ipahamak anak niyo ang mga magulang niyo. Magulang. Dahil, kalalabasan niyan, baka sila malagay sa drug matrix dahil sa inyo. Di ba? Kasi tinutulungan lang kayo. Kaya lang, pagka, blackmail na yun eh. Saka may balik lang. Sige siya. Hindi kita pwedeng tulungan, padre. Pusher yung bata mo eh. Paano yan, sir? Di pa, sasampan na lang namin yung kaso ng anak mo. Andiyan pa ba yun? Hindi naman nawawala yun, sir. Hindi pa naman naipa-file. Hindi pa naman naipa-file yun, sir. Pag-ayor eh. Pagka naipa-file yun, nahirap na hugutin yan. Ganun, di ba? Siyempre, ikaw yung ama, ikaw yung ina, medyo... sige na nga! Di ba? Kaya nga yung mga polis, pinagbawal dati yung logbook. Oo. Kasi dalawa eh. Oo. Ang katwiran ng mga polis, hindi, baka magkamali kami sa grammar. Susulat muna na. Ililipat din muna. Hindi. Yung platter kasi malapad. Hindi, tsaka ano yun? Ah. Ini-imprenta yun eh. Ah. Gobyerno nag-i-imprenta noon eh. May numero. May numero yun. Ah. Diba? Parang ano yun? Parang yung notaryo. Notaryo. Parang libro ng notaryo yun. Pag nilagay mo na doon, legal information na yun. Yeah. Hindi mo na pwedeng pakialaman. Sarap basahin nun. Ay, nako. On or about. TDPO. Ayan. Time, date, and place of occurrence. Ayan. Yun lang. S1. Diba, nakalagay doon, diba? S1. TDPO, ano yun? On or about yeah. 1754. Military time. Siyempre, military time. 1754. Subject, Den Macaranas came to... Personally appeared. To this dispensation. Tapos laging dulo niyan, for proper disposition. For proper disposition. Meron namang iba, ano? For follow up. For follow up. Tapos magra-radio na. Alphabet. Ano raw? Kaya pag tinawagan mo 117, sino to? Si Alpha Base po. Sino? Si Alpha Base po. Sino ka?
Hanggang ngayon ba ganun pa rin? Anong pangalan mo? Alpha Base po. Hanggang ngayon kaya bago na eh. Hindi, 911 natin natawagan mo. Tuloy na 911 pa. Kapitbahay ko, ano eh. Yung kapitbahay ko, akala niya atakihin siya sa puso eh. Tawag siya? Tawag siya. Dumating bumbero tsaka ambulansya, sabay. Well-trained naman. Bumbero tsaka ambulansya, sabay. Sabay, di ba? Talagang ano, talagang alam nila ginagawa nila. Hindi na katulad dati. Hindi katulad dati. Ay, papasa na, basa-pasa eh, no? Pag tumawag ka dati sa 117, barangay daw. Di, tatawag ka sa 117. Yeah. Kasi may soon, may ano eh, may respond. May akyat bahay. Yeah. Diba? Anong area 'yan? Yeah. Andito kami sa ano, bibigyan mo kalye mo. Anong syudad? Bibigyan mo yung syudad. Anong barangay? Alam mo, boss? Nakatakas na 'yung akyat bahay. Hello. Kaya 'di ba totoo? Ano nearest landmark diyan? Yan, diba? Tapos dinakuha na lahat, 'di ba? Sige sir, ipapasa ko ho kayo sa Station 2 'yung Just area mo. Pagpasa sa iyo, 'yun ulit ay itatanong sa iyo, 'di ba? Mamaya barangay. Ha? Buti pa 'yung barangay. Eh, barangay alam niya kung saan siya pupunta, alam eh. Nandito ho sa tindahan tapat nung kay Pedring. Teka lang ho, nandiyan na kami, 'di ba? Mas mabilis. Kaya lang siyempre, yung 911 ho. Yung 911, I have to tell you. Yung training. I have to admit, 'di ba? Na yung, alam mo may kwento sa akin. Kasama ko sa motoring. Yes, kasama ko yes. Sa motoring si Pai. Sabi ni Pai, "Pusay, alam mo? Nasiraan ako. Madaling araw. Sa may Ortigas. Freak out na ako dahil ang dilim-dilim eh. Tapos sira yung auto, ayaw mag-start, di ako makababa. Tumawag ako sa 911. Alam mo, in 5 minutes, dumating sa akin yung mobile. Tapos, in 10 minutes, dumating yung MMDA na truck. Anong ginawa? Sabi ko, kinutongan ka. Hindi! Hinatid ako sa bahay, libre! Tinow siya nung MMDA to truck. Tinow siya hanggang bahay yung sasakyan niya. Yung pulis nakabuntot. Pagdating sa bahay nila, thank you lang! Inaabutan niya, hindi, thank you lang! Thank you lang po, ma'am. Okay na kami. Eh dito yung towing service ng MMDA, kakatakot. Hindi, karnaper yung mga yan. Tsaka karnaper yung mga yan. Diba? Biglang sasakay sa auto mo, diba, imamaneho. Tinitignan mo ilalim, may umaandar na, hinila. Doon na ako tayo mag-usap. Diba, karnaper yung mga yan eh. Diba? Meron kaming kinanun. Wasak-wasak pa yung ano mo. Hindi, meron kaming kinanun talaga nung sumakay. Sumakay, kausap ko sa telepono. Pare, nakasakay na sa auto ko. Pakausap ko. Inabot yung telepono. Mayabang! Hello! Ganun pa sa akin eh. Hello! Bastos pa yung mga yan. Bakit? Sabi ko, bumaba ka dyan dahil magpapapunta ako ng polis dyan. Diba? Kirereklamo kitang karnaper. May nakita ko yung mamahaling SUV. Siyempre, nakaganan yung gulong. Hinatak patalikod. Doon tayo mag-usap. Saka mga marami mga nawawala ng mga gamit sa loob ng sasakyan. Ay, nako. Totoo yan. Sige ho. Marami pa tayong pag-uusapan maya-maya sa aming pagbabalik. 10:04 ang ating oras.